Yo, what's up guys? Welcome back po sa ating channel, Kalime Online po. Magandang gabi po sa inyong lahat. At gusto ko lang po magpasalamat doon sa mga talagang laging nanonood at lagi nakasupport sa ating channel. At doon po sa mga hindi pa ako nakapagsubscribe, ilang mga bago lang dito sa ating channel. Huwag na huwag po ninyong kakalimutan. After nyo po manood, subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell. Para palagi kang updated sa ating mga bagong content. Ayan guys, ang ating pong magiging content ngayon, ito pong One Piece year 2017, na alam naman natin na very hard to find na po itong One Piece nito year 2017. Nag-iisa lamang po ito. Ayan. At pero meron po meron po tayong hindi pa nalalaman dito sa mga NGC One Piece na ito. Ayan. Ito pong nasa baba yung hindi ko hinahawakan. Sample lang po yan. Year 2018 po yan. Meron po kasi nga 2018 na klase na ginawa ang BSP na para sa akin. Kwan po yun. Kung ito pong year 2017 ay very hard to find na po. Yung pong nag-iisang uri na 2018 ay rare na po para sa akin. Paano ba nangyari yun? Kasi nga po, meron po nga pa apat na klase itong year 2018 na ito. Na ipaliwanag ko na po yan sa isa kong content. Ayan, doon po sa mga napanood, pwede nyo pong balikan nyo para ma-refresh po kayo. At ngayon ay ipapaliwanag ko na rin po yan kasama dito sa hard to find na 2017 na ito. Okay guys, new generation currency, hard to find, very hard to find, year 2017. Pupunta tayo guys sa Namista para i-update na rin kayo sa value nitong siyempre magaganda na po ang value nito kasi nga very hard to find na po 2017. Ayan, tapos i-explain ko na ulit kung bakit merong rare na year 2018 NGC din. So samahan nyo ulit ako sa Namista. Kaya guys, tumutok at huwag maglilipat. Tapusin nyo muna itong video para nasa ganun, makumpleto nyo po yung mga impormasyon na aking ibibigay ngayon. Alright guys, so dito na ulit tayo sa Namista. Ayan, One Piece New Generation Currency. Ayan, features. Tingnan natin yung features ito. Ayan, kanyang years guys. 2017 to 2019. Tatlo lang naman kasi yung ano na yan New Generation Currency na yan. Ayan po, ang kanya composition, nickel plated steel. Weight niya 6.0 gram. Ayan. Hindi ko na po, hindi tayo magpo-focus masyado kasi sa picturing niya kasi ano na po ng karamihan yan. At doon po sa mga hindi nakakaalam, ayan guys, Namista. I-search nyo lang po sa Google, lalabas na po yan. At yung mga gusto nyo po nga i-search na coin, dyan po lahat yan. So ayan. Diretso tayo guys sa kanyang value para makita natin yung 2017 na very hard to find at yung sinasabi ko nga year 2018 na rare na dapat din nating hanapin. Okay guys, ito. Remake na tayo agad sa kanyang year. Yan. Year 2017, 11% po. Napakababa po kasi nga po very hard to find na po siya. Ayan, the mint mark is near the world mark. Jose Rizal. Ayan po ang kanyang condition, yung UNC. Uncirculated. Sa uncirculated condition guys, 75.15 pesos na po ang kanyang value nito. Ayan po, napakaganda po ng value nito, ng 1 piso nito, NGC guys, 75 pesos. At mayroon nga ako naririnig na yung iba is kahit hindi masyado maganda, basta year 2017, makabibili rin siya sa halagang 50 pesos. Ayan, at meron din ako naririnig na yung talagang brilliant circulated is mabibili na sa halagang 200 hanggang 300 pesos na year 2017. Depende po yan kasi sa coin collector. Kung talagang kailangan niya yan, bibili niya yan kahit 300 pesos. Basta maganda ang kondisyon. Okay, ngayon naman guys, punta tayo dito sa unang dalawang 2018. Ayan.
yung nasa baba 28 din guys, pero ito nga nasa una nyo 83% yung mataas ang prosyento dito is ito yung common na 2018, the mid mark is near the world mark kung si Rizal, pero meron siyang value na rito sa Sanimista guys. Ayan, very fine, 5 piso extra fine 42, almost uncirculated 40, maganda na rin ang value guys, at sa uncirculated is 45 pesos. So ayan. Tapos, itong sumunod na isang uri ng 2018 ay 8% lang. The mid mark is near the world mark of Serizal. And the fine hair details of Serizal. So, ayan. Sa almost uncirculated is 42. Medyo mukhang ko na rin to. Hard to find kapag ganyan. Kapag ganyan, almost uncirculated lang ang meron dito. 42 pesos. Ayan, tapos puntahan natin yung sumunod na dalawang uri ng 2018. Ayan guys, ito na siya guys. Ang baba na porsyento, yung pangatlong uri ng 2018, 2% lang. The mid mark is near the world mark si Rizal. And fine hair details opo si Rizal. Prost, ayan, may prost pa po pala. Naiingano ko na rin to, kaya lang gusto ko lang itong i-kwan sa inyo kasi nga po marami pa akong hindi nakakaalam nito. Ayan, pero si Kuya Serapin, na pag-usapan na namin ito nung pumunta kami sa kanilang bahay. So ayan, targetin nyo na yan guys sa 2018 na frost type. At pagkatapos guys, ito na yung ating last, yung pang-apat na uri ng 2018. Ito ang matindi guys, 0.5%, sobrang baba guys, upper mint mark. Ayan, upper mint mark, meron po ako nyan, ayan po yung kasama ng coin na 2017 na binibideo ko kanina. Ayan, pero saka ko na po itatopic sa inyo yan. Ayan, upper mint mark is right above from the letter L of Rizal. The word Republic I started in the first letter I of the word Pilipinas. Ayan, so mas napakahirap po. Ibig sabihin na masasabi na nating rare ang 2018 na upper mint mark. So kahit doon sa mga meron, siyempre very nice po sa inyo yan kasi meron po kayo. At kung marami pa kayo, marami po kayong hawak, baka sabihin po ninyo, sisiw lang yan sa akin kasi marami ko niyan. So wag po ganun na kasi hindi po lahat ng coin collector nakakakuha. Yung iba, bumibili pa ho para lang makakuha nito. Ganun po yun. Kaya wag po ninyo sasabihin na sisiw lang yan sa akin kasi marami kong hawak yan. Meron po kasi nga nagko-comment sa akin ng gano'n. Sabi ko sa kanya, hindi nice, marami kang hawak. So, ba't hindi mo ipamahagi? Collector ka rin pala, bakit ka magto-trolls? Dapat po sa mga kapwa natin na coin collector, dapat nagkakaisa po tayo. Dapat nagtutulungan po tayo. Huwag po tayo mag-bash, huwag po tayo mag-trolling. Bawal po yan. So, ayos ba yun guys? So, ayan. Simulan nyo na po mag-hunt itong mga sinabi ko, yung mga uri na dapat nyo hanapin, yung upper mint mark tsaka yung cross type na 2018. So ayan, at maraming salamat po muli sa inyong lahat guys. Sa mga bago dyan, huwag pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Ayan po yung notification bell kasi pag naka-on po yan, madali po kayo ma-notify. So until next time po, God bless you all, I'm out.